ng mga boys, ng papa 5-6. No? Ang tawag sa kanila ay parising. Yun namang Kristo, sila yung matatapang na pumupugot na lang ng ulo at mamamatay tao. Sila yung talagang kinatatakutan yun. Ngayon, nang dahil si Amang Hesus sa kalangitan ay nangaral at naggamot, na gayon din yung ginagampanan natin ngayon. Nangaral lang siya at naggamot siya, pero kinainggitan siya ng mga tao. Kaya ang pumatay sa kanya kapatid ay lahi ng mga Kristo. Sa kainggit ng mga Kristong lahi ay idinugtong nila yung ngalan ng Kristo sa Jesus, kaya naging Jesus Christ. Yun. Ngayon kapatid, yung amen na sinasabi ay eto paliwanag ng mga banal na anghel sa kalangitan, kaya alam namin may paliwanag. Yung amen na tinuturan nila ay sino ang nais paslangin si Jesus. Yung amen at pagsang-ayon. Tama sila, di ba? Dahil pagsang-ayon na. Pero ano ba ang aleluya? Ang aleluya kapatid, hindi nila alam. Ang aleluya ay parusa. Kaya hindi kami bumabanggit. Kaya kung babanggit ka ng amen, aleluya, eh para mo pinaparusahan. Isa ka sa pagkakalit. Wala, matagal na po. Nagtaon na po ako nagsasabi. Opo. Matagal na rin po tayo kapatid dahil nga magpasalamat tayo dahil nga alam nyo, hindi ko alam kung sino ka. Alam mo yung sinasabi kong hindi ko alam kung sino ka. Dahil bago itong henerasyon na to, ayan, kinabutan ka kung talagang ikaw ay misyon. No? Dahil nakikinig sila. Itong henerasyon na to, na bagong henerasyon natin, ito yung panahon, noong unang panahon na si Moises, noong unang panahon na si Noah, nagkaroon sila ng henerasyon. Nagkaroon din ng henerasyon kay Amang Hesus sa langit. Di po ba siya ay nangaral at nagkaroon? Ngayon ang sabi sa Biblia, dahil sinulat ito ni Nostradamus at sinulat na ito ng mga tao, na muling mabubuhay ang Amang Hesus sa kalangitan. Kapatid, na buhay niya. Hindi siya mabubuhay sa mayayaman, kundi mabubuhay siya sa walang alam. Alam mo kapatid, wala akong kaalam-alam. Hindi ako nagbabasa ng Biblia. Wala akong kaalam-alam. Pero kung sino pa ang walang kaalam-alam, ay yun pa ang kinakalam. Di ba? Gaya mo kapatid, bago itong henerasyon na to, bakit may mas matanda sa ito? Kasi nakaplano na ito, nakatakda na ito na magagana dahil mabubuhay na nga ang Amang sa kalangitan. Nagsaboy siya ngayon ng kanyang mga anghel sa kalangitan na ang tawag niya rito ay binhi. Yung binhi na yun kapatid, kumbaga ikaw, nalaman mo sa harap ng mensahera na hiniraman ng humiram ng katawang mortal ang espiritu ng Holy Spirit at pumasok sa katawan ng tao at nagsalita yung boses nila at yung mga tinuturan nila ang pakinggan mo, huwag yung taong hiniraman niya. Kasi hindi naman natin maririnig ang boses ng Ama sa langit, ang mabanal na anghel sa kalangitan, kung sa electric fan siya pupunta. Paano masasanig yun? Diba? Eh kung sa dyan, kay Simeon siya pupunta, eh di puro tweet lang yan. Pangit, tanga-tanga, ganun lang ang nilalagyan yan. Kaya, sumanig siya sa ginawa niya, syempre siyang gumawa ng tao kapatid. So, siya ang gumawa ng tao, siya ang lumikha niyan, bakit hindi ba niya maaaring gamitin? Eh kung yung demonyo nga, nagagamit yung tao eh, di ba? Yung pangkukulam nga, napapasok yung tao. Eh nung anghel na ang pumasok sa tao, hindi ka naman iwala, sasabihin mo na, demonyo, di ba? Magpasalamat tayo kapatid dahil nandito na tayo sa bagong henerasyon. Yung binhi na sinasabi ko, nagsabong ang ating Ama sa kalangitan ng kanyang mga banal na anghel sa kalangitan na ibinigay sa sinapupunan ng kanilang mga ina. At ito ay hindi tao, nagkatawang tao ng kapatid. Yun ang katotohanan. Kaya dito malalaman mo, matagal na kitang hinahanap, di ba? Matagal na kitang hinahanap, matagal na akong nakasubaybay. Ako'y iniligtas kita, di ba? Nadisgrasya ka, gumaganon pa sila kapatid. Malalaman nila. Ako ang nagligtas sa'yo, gumaganon pa sila. Eh, kung ikaw naman, at
ma-re-reveal mo yung katotohanan. Oo nga naman, ano, pasalamat po. At manawagan ka lamang sa langit. At dito naman, eh, hindi naman kami kagaya ng mga manggagamot na ng memera na bibili ka ng baboy, pahanap pa ng kabae, yun, pangalan niya, manok, may itim na paa, tapos mga anting-anting puno, mga anong bibili ka pa ng mga global na kape-kape, di ba? Ang dami, mga langis na ginagawa rin lang nila. Hindi kami naman tumatayin sa kapit. Kaya, itong kapangyarihan namin dito. Ito na yung katotohanan. Pero, nandito rin ang pangsito. Huwag mo lang pansinin ang mga nalang. Daming wala na hanggang mga tanong. Kundi na nalangin ka lamang ng langit. At sila, hindi kasi sila tumawag ng langit at alas ang panuwala. Pero, masakit man sa kalooban na sabihan ka ng kulto. Kasi kami, sinasabihan kami ng kulto. Kasi, meron na binigay sa amin na damit ng ating alas kalamitan. Yung gamit na yun ay parang yung, alam mo ba, sa Christian? Alam mo ba yung Muslim? Oh, ganun ang gamit, kapatid, na binigay sa amin. Nung kami ay nagputi na walang relisyon ang tawag sa amin, Kristo. Diba? Eh bakit yung pare hindi nila tinawag ng ganun? Eh nagganun din. Eh bakit yung mga Muslim hindi nila tinawag ng kulto? Eh nagganun din. Bakit sila nagagalit, kapatid? Dahil kapag pupunta na sila rito at mananawagan na lamang ng langit na kahit wala ka kasing relisyon, kapatid, maligtas ka kapag ikaw ay tumawag sa namang liwan. Puro may kalangitan. Buo mo yan. Ama sa kalangitan. 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 Ibuo mo. Ibakod-bakod mo yan. Makakalusot pa ba? Eh kung ama sa kalangitan, ama, o di may butas. Oh, ama, may butas na naman. Ama sa kalangitan, oh, ama, ama. Oh, di ang daming butas na kapatas ng si Satanas. Eh kung yung ama mo namatay, oy, ano ba? Oh, di pingot siya ng pingot sa'yo. Diba? Ayan. Oh, next. Asan na? Nagagal ako masyado. Kaya sabi ko eh, gamutin niyo yung bunga nga ako eh. Walang tingin to eh. Maganda naman. Maganda po. Maganda kasi. Ang sinasabi niyo eh. Or nagin po kayo. Kung po naging ka, kapatid, 14 ang religion ko. 14 po ang religion ko, kapatid. Dahil, nung bata po ako eh, talaga ako mahilig ako sumama sa gaya. Kung ano religion mo, religion ko eh. Pero Muslim lang, kapatid, ang hindi ko pinuntahan. Dahil, ang Muslim, mag-aasawa ka ng Muslim. Ako rin po ay isang spiritual doctor. Ngunit ako po ay tinatawag na blind warriors. Bakit po blind warrior? Kasi po kami po ay wala po kong balita tao o pangatlong mata na tinatawag o third eye po. Ngunit pinagkalaban po ako ng amang liwanag sa kalamitan ng malakas na pakiramdam po. Kaya po sa pamamagitan ng po na pagiling namin pagdarasal po, ay malalaman po namin po ang po yung mga sakit po sa katawang portal at kung ano po yung gumagala. Yun lang po at maraming sa okay, next! Ay, mga Dr. OGT, tsaka, o ano, Johnny? Johnny ba? O ano, Johnny to? Ako po si Jerry Colbenson, taga-kabit ko lang ng Diyos. Ako din po ay hindi na marapit ko sa kalangitan din. Ako din po ay kaya sinagkalag ng mga pangatlan. Ang pangatlong mata naman po ay marapit, nasisilaya. Ito po yung mga hindi nasisilaya na ito. Parang ganun din lang po sa pangatlan. Mga nag-o-otala yan. Ayan, ay, nag-scratch yan. Yan. Hindi makaano yan, pero ano mo, gumaling yan ito. Okay, next. Ang mga po pala si Dr. Happy! Happy!
pagkamalasin din po, hindi lang natin po, kailangan na bilang ah, yan, isang doktora na taga-Roma. Pati mo ako kasali? Oo, siyempre, spiritual doktor eh, di ba? Ayan po ang kapatid natin na nagdula po sa Roma. Nadarating ako po. Nadarating lang po niya at sa naging isang bilang spiritual doktor na siya, mula sa ating mga kapatid. Ganda sa liwanan ng kapatid. Ako po si Milagros Baran. Ako po ay taga-Batangas. Barangay Upay, Barangay Upay talaga ng Sandas. Pero ako din nagtatrabaho sa Roma Italy. Pero dahil po sa banal na liwanag din ng ating pagliwanag sa kalangitan at sa pag-connect sa ating kong kapatid na Dr. Grini, ako po sa pamagitan ng kanyang pagdasal para sa aking paggamot din po ay kahit malayo, ay nakakapag-gabot po ako online healing. Tapos, para din na ano sa sarili ko na ako kagaya na yung mga bata dito ng mga blind warriors. Kasi nakasipaglaban din po ako kahit nasa malayo at pagkakabot ko. Nakakabaril, nakakapag-ano ako ng mga naglalagablab na sibat sa kalaban, sa mga manggukulam, sa pamamagitan din po ng aking isip. Malalim na konsentrasyon po ang ginagamit ko. Nababaling katawin yun. Pero, hindi po masyado pang kararating ko lang po dito. Siyang araw lang po dito. Marami ka para mas marami pa akong malaman na maidagdag sa aking mga kalaman. Sa kasalukuyan po, nag-aaral pa rin ako ng mga sa pag-ibig dahil may mga pasyente ako, mga iiwan sa amin po naman na yung mga stroke sila, yun ang hindi ko pa na, dahil may mga pinitig sila dito, yun. Kaya po kami tinatawag na spiritual doctors, dahil po kahit yung mga magkukulang, nasa mga malayo o actual po, ay nagagamot namin at saka po yung mga pangkaraniwan ng mga sakit na mga ibig mga doktor eh. Yun, napapagaling po po namin. Ako din po doon sa Roma, marami po ako karanasan, na-idea na siya sa, ano, dito sa may plastic na siya dito. Yun. Sinubukan ko rin siyang pagalingin sa pamamagitan po ng aking pagtataas ng talat sa ating mga maliwang sa kalitan. Yun lang po. May ko maraming salamat po. Maraming pa siyang pag-aaral ng kapatid. Kaya nga siya biglang umuwi rito kasi malakas din po siyang maggamot. Pero kailangan na mas malakas pa. Bakit? Kailangan niyang manghulo. Yun ang kailangan. Kasi mas maganda yung mahuli mo yung kalaban sa katawang mortalita. Opo. Nakikilabutan ka. Yung spiritual doctor din yung kausap mo, kapatid. Isa rin yan sa spiritual doctor. Kaya tinawag po siya nga lunas ng kalamitan. Nakakarami po dito, kapatid. At kung gusto mo talaga ng kababalatan, dito ka mo. Mag-aral ka. Ito lang sasabihin ko sa'yo. Huwag kang mag-comment. Kung marito ka, mag-ibas. Ibukas mo ang iyong mata, ibukas mo ang iyong puso, ibukas mo ang iyong kalahatan. Kasi kung ibubukas mo ang iyong mga mata, ibubukas mo ang iyong puso, at ibubukas mo ang iyong kaisipan, mapag-aaralan mo kung ano ang mga ginagawa mo. Kung ano ang mga sa loob ng bawat kung ano yung plan. Kasi may mga tao naman kasi na nanguhusga na sila. Hindi pa sila doon. So dito kapatid, handa ko kami na tumanggap. Kung halimbawa, may mga kamag-anak ka, sa ibang bansa, ang gusto mo ng tulungan, ay maaari mo lang silang iparito at nawa maniwala sila kapatid. Kasi yung sa atin lang naman, yung pagbabahagi lang naman kung paano na magkakasal. Kasi kung bakit ka, kung totoo yung Panginoon na tinawag mo, kung totoo yung Rosaryo mo, eh bakit nag-disgrasya sa akin? Eh bakit hindi sila gumaling dali? Eh bakit may salib pa sila kapatid? Ang tunay po, ako po nabarang kahit ako sa toli po, ng 2018. Kaya po ako nagpursigido talaga na makipaglaban. Kasi eh ako may Rosaryo, may nakanta pa ako sa simbahan. So, doon lang.
Kaya dito naman, yung mga pagkagamot namin, kandila kapatid, ano kay bibili? Bibili ka ng kandila sa tapat, isang kandila, dalawang kandila, at sumulang malaka, para dito sa dala mo, at yung isa para sa katawan mo. Dahil ang kandila kapatid ay talagang may isang kandila sa bawat isang tapat. Kung sa kandila na isa, ay para sa namayapa, para hindi ka nabalasan, para makarating na rin sila sa kayuan na mo. Kung baby boy lang po, yan man po, tapasin lang po. Kasi yung baby boy na lang po, ayaw. Nawa po, kapatid, ay umalito ka pa sa Sabado. Kasi sa Sabado po, ang napakaganda dahil makikinig po tayo ng mga bagay ng salita. At ngayon po, kapatid, gumagawa po kami ng libro ng kalimutan na kanya kasi nagawa. Marami po. Kung nais mo magtanong, marami dito. Bakit? Ano ba ang katotohanan? Sino ba talaga ang unang inilikha ng ating amang liwanag sa kalangitan? Yung amang liwanag sa kalangitan, bakit ngayon lamang? Sino ba si Yahweh? Sino ba si Diyos? Diba? Si Yahweh ay isang mandirigma noong unang panahon na siya yung umapatay ng mga batang maslit. Na kung tawagin nito, kung maalala mo yung inuutusan sila ng hari upang hanapin ang mga paslit dahil yung paslit na yon ang siyang maghahari at siyang magliligtas ng buhay. Ayaw ng hari na yon na siya ang maging hari ng mga hari. Kaya nga may hari ng mga hari. Matasapawan. Yun. Kaya pinahanap nila ang mga sanggol. Ngayon, si Mahal na Birhen Maria at Jose ay pumaroon sa bayan ng Bandang Silangan. Eh, saan ba isinilang ang amang dito sa kalangitan kapatid? Hindi sa Bethlehem, bali sa Bandang Silangan ng Israel sa bayan ng Nabimu. Ayun, alam na natin. Okay, nung ba isinilang ang amang dito sa kalangitan? Alas 7 ng gabi, Hulyo 2 at 8. Oh, di ba? Nakaintigay kasi si Mahal na Birhen Maria, pumarito, at nagbahagi. Nagbabahagi sila kapatid. Kaya nga may mga libro, kaya nga si kapatid eh. Mihili niya kayo masalangit na masalangit. Ang libro po ay aking dadalhin sa itanim. Diba? Napakaganda. Marami kapatid. Dito po napakaraming bagay na nakaka-amaze. Kung kayo i-babalik dito, mama, sustong kayo. Kung ikaw ay searcher, adventurer ka, pumarito ka. Pero kung ikaw ay wala lang, at ikaw lang ay mananalig, at ikaw ay kompleto sa buhay mo, huwag kang makapagpakumpleto. Kasi binigyan ka ng misyon, ang misyon ay buhay kapatid. Tatandaan mo. Tanungin mo yung pastor, hindi niya alam ang misyon. Ang misyon ay buhay. Ang buhay mo ay misyon. Ang misyon mo, na buhay mo ay pinagkalooban ka ng ating Ama sa kalangitan upang mamulat at masilayan ang mundo na kanyang nilikha. Para pagdating ng araw, ang mga tao ay babahaginan mo upang makapag-akala. Kaya pala kapatid, may isinisilang namamatay, sinisilang namamatay. Kasi wala pang nakaalam sa kanyang banal na hati. At naputol ito nung pumanaw ang Diyos naman. Noong panahon ni Lumanos. Sino ba si Lumanos? Yun ang tatay ni Espenia, Propeta Jonas. Sino ba si Propeta Jonas? Espenia, Propeta Jonas. Si Espenia, Propeta Jonas, ang ama ni Abraham na ama ni Isaac. Muhammad, Pindalos, Moses, at Moses. Tanungin mo sa mga pasto. Kailan naghati nung panahon ni Amang Moises the Ten Commandments ang dagat? Anong buwan at anong araw? Hindi niya. Dito alam niya. Kasi sino ang nagsasabi? Ang mga banal na ang nagsasabi. Mayo ang mga. Alas 2:46. Diba? Nakatalagang klaro. Diba? Pero kahit sinong pastor, baka mas magaling ka pa sa pastor. Ay, iwanan ka na. Eh, huwag na tayo mag-debate. Gaganon na yung pastor. O, sino ang gumawa ng bilang, kapatid? Bakit may binibilang tayo? Bakit may sinisingil tayo? Bakit may binibilang tayong buwan ng araw? Hindi nila
na nalalaman, kapatid, na ang bilang ng buwan at araw natin pala noon ay 78 ang bilang ng buwan natin. At wala tayong gabi. So, minsan lang nagkakaroon ng gabi kapag tatapik na ang isang buwan. Dahil sa kasalanan ng tao, pinagubago, ayun, nagkaroon ng gabi. Oh, ilan ba ang bilang ng buwan, kapatid? 78 months. Eh, isa sa loob ng 78 months, 6.6, diba? Anim na taon at anim na buwan. Ang anim na taon at anim na buwan natin ay isang taon na taon. Oh. Eh, ilang years na? Oh, diba? Diba? O, dito natin nalaman. Oh. Ano ang ilang bilang ang araw naman natin yung kapatid? Hindi 31, 100 days. Sino ang gumawa ng bilang at araw ng buwan? Si Sumano. Tanongin mo sa pastor sa kapatid, hindi niya lang. Kahit pumunta pa siya sa Roma, doon sa Italy, wala yun. Kasi nandamin sa kalamitan yung bata ng buwan. Ginagamit ng anghel sa kalamitan, ng amang liwanag sa kalamitan, ng amang sa kalamitan, yung kakamulang nila na pinili niya para mag, yun ang sinabi nila, naglalakbay sila, ang papalik doon sa espiritu nila ay yung ngayon, espiritu ng Holy Spirit, presensya na. Nakaka-amaze, diba? Parang mga bawang. Eh kung yung mga lumuluhan na sabi nga ni Kay Robin, yung lumuluhang mga rebulto, hindi naman totoo, nilagyan nila ng mga kapal natin eh. O, diba? Na, kinuno po, natunaw, kasi nabubot sila sa doon. Ang dami mga angel sa kalatid. Eh, nawa, yung pagpapagamot ng kapatid, eh, huwag lang po sa pagali ng yung katawan. Ang isets mo kung ano yung mga, ano ba yung, bakit ganun, bakit? Hindi ko na gano'n, yung mga angin sa kalamitan na nagsasalit. Ang nabubulot. Kasi bagong paalam. Oo, paalam. Alam mo kapatid, yung kaalaman mo, sa tagal na lang parang kultur na parang, naging kultur na para sa akin na madalas kong balitin, sabihin, nami ang binis ko ang buhay ko sa tagal na, may para siyang, bigyan niyo sa akin, para siyang binigyan ang buhay. Para medyo, hindi siya compatible, medyo, Kakaiba talaga. Na-aliso kasi yung... Dahil wala nang naka-religion. Dahil ang mga ba na naanan sa kalamitan, sinasabi na naman. Hindi na po yun. Kasi po, yung mga nabagot sa akin. Bagong... Wanin mo nga yung libro na... Eto kapatid ha, isang libro lang itong ibibigay ko sa'yo na ipapakita ko sa'yo. Pero nandito ang ibang mga katanungan mo. Maraming libro ito ah, na ito ay binuo ng mga banal na anghel sa kalamitan na itinungkong namin yung telepon namin habang tulog yung mensahera. At ang ginawa ko dahil masipag kami, masipag ako dahil itutunan namin ang anghel at anghel na isulat ko daw. Diba? Utusan ka nang hindi nakikita eh, matunurin ako ah, hindi ko na nakikita. Itulat ko, diba? Ngayon kasi, tingnan mo, ang libro ng katotohanan, huwag mo munang tingnan kapatid ang mga kapangyarihan ng libro na cover natin. Ang tingnan mo kapatid ay yung bibilahagi ng mga bago. Iminsahe po ang kapatid. Ang libro ng katotohanan na isa sa buhay na nagmula sa kalangitan ang kaligtasan. Ito po yung katotohanan. Tingnan mo kapatid yung talaan ng nilalaman. Ang herdilaya ang kauna-unang mortal. Ayan mo, kapatid, yung punong-puno. Oh. Yung kay Amang Hesus sa langit nga, yung mga mensahe niya. Alam mo kapatid, ito, mag-plant. Mag-plant. Ang ibig sabihin, nag-plant, nagpapaalala siya. Sino ba ang dumalaw talaga kay Amang Hesus sa kalamitan? Hindi si Gaspar, hindi si Baltasar, at hindi si Melchor. Eh, sino ba si Melchor, Baltasar, at Gaspar? Si Melchor, Gaspar, at Baltasar pala, ay sila pala ay yung naglathala ng Quran, na salita ng mga Muslim. At yung
ano pala, ito pala nga Haring Simon, Haring Liniro, Haring Kalinos. Sino pala yung talagang sa mga ito? Na hindi alam dun sa mga. O, diba? Ayan o, Haring Simon, isa sa taktong haring dumalaw kay amang hitit sa kalangitan. Eh, sino ba? Sino ba yung, sino ba yung kanyang mga gumawa ng Biblia? O, alam mo ito kapatid, napakaganda. Sino ba yung gumawa ng Biblia? Kung magpatuloy ba kapatid, malalaman. Marami ito. Ito, o. Kung ba sa nakaugalian? Ito lang kapatid, ha? Kauna-una ang nilikha, babasahin kita. Kaya nga po, huling pagkatama. Oo. Huling nila. Eto kapatid, kapag binahaginan kita, hindi ka pa naniwala, nasa inyo na ang pagkili. Wala na sa akin. At ang binahagi ko lamang, at ang binahagi ko lamang ay magdasal sa mga salami. At maunawaan mo ang kanyang pinagawang libro sa kalangitan. Pero eto, kapatid, pagdasal ka ng may salami, huwag ka nga sa mga libro. Wala po kami yung pwersa ba? Ganun mo daw para matanggap natin ang alam mo ang ina, alam mo napakaganda nga ng sinabi ng mama sa langit ngayon, walang krus sa kalangitan kundi ang binahagi niya sa amin, no, ay simbolo. Ito ay ang sabi niya sa liwanag, sa liwanag ng amang liwanag sa kalangitan, at sa simbolo ng amang hitid sa kalangitan, at sa banal at sa banal-banalan niyang kalangitan, at sa lintong ni kanyang ngalan sa kalangitan. Ako, hindi ka pala ko. Diba? Oh. Ito ha, ang kauna-unahang inilihang lokal, ang Helbelaya, ang pangalan niya kapatid. Hindi si Eva at Adan. Ito. Ito lang bibigay ko sa'yo. Magandang kaliwanagan. At kayo'y aking nakilala. Napakatagal ng panahon na ang lulipas na dinais kong bumaba sa inyo sa lupa. At bumabang muli sa lupa na kanyang pinilikha. Batid ko na sa pagdikas ko sa aking pangalan at sa mga naganap ay maraming katanungan. Mapalad kayo sapagkat ako'y makikilala ninyo sapagkat tulad ako ng mga liwanag na nakagabay. Kung inyo pang natatandaan ang dalawang mortal na inilikha, sila ang dalawang mortal na unang inilikha na si Eva at Adan na yaon. Nayaon ang inyong pinaniniwala. Diba? Nayaon kami na ang inyong pinaniniwala. Ngunit, bago pa man silang dalawa, ay mayroon na. O, diba? Ngunit, bago pa man silang dalawa, ay mayroon na. Inaw na pa pala. Siya na ngayon. Ito na kayo. Ang kauna-una ang inyong magkakamodal. Ako'y hindi lamang anghel, kundi ako ay naging isang mortal dito noon. Kasi, matangihaga kasi kapatid, di ba? Mortal, eh hindi naman natin tinuturo, hindi naman natin sinasabi yung tao, di ba? Ako hindi lamang anghel, kundi ako ay naging isang mortal din noon. At ang ngalan ko ay Delilah. Ako ang kauna-unang inilikha na mortal bago si Eva at Adan. Diba klaro? Nagagalak ako sa kasarian na pinagkalob sa akin ng ating Ama sa Langit. Ako'y isang babae at ako rin ay namayapa. Ngunit nang nawala na ako makalipas ang 10 taon ay doon na naglikhang uli ang ating Ama sa Langit. Ang Amang liwanag sa kalangitan at kanyang inilikha si Eva at Adan. O, ibig sabihin, naglikhang muli ang ating Ama sa Langit, ang Amang liwanag sa kalangitan. Ibig sabihin, ang ngalan talaga ng ating Ama sa kalangitan na siyang lumikha sa atin ay Amang liwanag. Eh kasi, liwanag.
Diba? Eh kung walang niwala, makikita mo ba yung nakakain mo? Wala. Eh, baka makapag-asawa ka pa ng bimot o pakis dyan kapag hindi mo nakita. Ngunit nang sumunod ang dalawang portal ngayon, ay hindi ko lubos akalain. Hindi ko lubos akalain na ang tulad kong inilikha na si Eva ay magtataksil na siyang gumawa ng itim. Ang paglikha ng mali sa kaisipan. Sapagkat ang pagsasalita ng hayop, sapagkat ang pagsasalita ng hayop ay gawa ng isip. Gawa ng isip lamang na kagaya nga ni Eva. Naniniwala ba kayo na nagsasalita ang maliit na lunang yaon? Luna. Ang luna ay ahas. Ibig sabihin, ang luna pala noon, ang tawag nila ay ahas luna. Diba? Ang lahat naman ay nagsimula sa paglikha ng isip na nagawang pagsalitain ang hindi nagsasalita. Na hindi maintindihan ng mga mortal. Sila'y kumuguni lamang. Napakapalad sa pagkakaslit pa lamang ay banal na ang kakaibigan. Ibig sabihin, yung mga paslit pa lang na napapangaralan natin na magdasal na ng salamat at na mamulmula ang tayo pinasaya. Tumahak ka sa tama upang maging isang ganap na anghel sa lupa. Kasi kapatid, hindi ka magiging anghel sa langit kung hindi ka gagawa ng mabuti. Ano ba yung mabuti? Hindi maaaring magbigay ka lang ng pito, ng pita, hindi. Tumawag ka kay Ama sa langit. Yun ang tama. Magbahagi. Ayan o. Magbahagi. Magbahagi kayo. Sapagkat ang kaalaman noon ay higit pa. Higit pa ang matututunan sa ngayon. Diba? At nang dahil sa inyong pananalig ay mabubuo ninyo ang hindi pa nabuo. So, salamat tayo dahil sa pananalig namin nabuksan ang libro na sa kaboy. Magpasalamat kayo sapagkat napakabuti niya. Ako'y muli niyang pinababa. Wala namang itim pa noon. Nang noon ako'y nabubuhay pa sa ibabaw ng lupa. Hindi ako naghanap noon ng katulad kong mortal sapagkat alam ko na ako'y kanyang inilikha na magbantay sa lahat upang mabantayan ang kanyang inilikha at tagapagbantay ng kanyang mga inilikha sapagkat nauna pa ako sa lahat ng diwata at binantayan ko ang lahat ng kanyang inilikha pati na rin ang araw at buwan at ang mundong inyong ginagalawan. Sapagkat ang liwanag ng mga anghel ang siyang nakakakilala sa akin, ako ang unang mortal na naging anghel sa langit. Naguguluhan ang kaisipan, batid ko na iyan ang iyong mararamdaman. Ano? Ang mga sagot ng kaisipan na, naguguluhan ka nga. Sapagkat ang presensya ng aking pagbaba na walang dapat makakilala, ngunit ako'y bumaba na at bumaba ako sa itinakba upang malaman ang katotohanan. Mapalad ka, sapagkat sa iyong ipinagparito ay sa itinakdarin na aking pagbaba. At ang bawat isa sa inyo ay may misyon. Mararamdaman mo ang misyon mo na dumarating sa iyo, na gagampanan mo, kapatid. Papakinggan ko ang iyong katanungan. Ako'y nagpapasalamat sapagkat ako'y napahintulutan dahil na rin sa katandaan. Ay kayo'y nawala at ngayon lamang nalaman ang katotohanan. Mga kapatid na ako ang unang inilikha na mortal ng ating Ama sa langit sa lupa. At kayo lamang ang siyang nakakain. Eva at Adan, kapatid, nakis mo pa. No? Hindi tayo anak ni Eva at Adan, kapatid. April 18, 2020. Si Angel Noe ang nagbahagi nung kay Eva at Adan. Hindi pwedeng mabuhay ito. Ito kalaban. Mula sa simula,
mga pasilit kayo yung mga kinig. Alam niyo ba na nooy ang unang inilikha ng ating amang liwanag sa langit ay ang kanyang mga banal na anghel. At kanya rin inilikha ang langit, diba? Lupa, mundo, daigdig, ang mga mundo, lalo na ang mundo na inyong ginagalawan. At nang ito'y kanya nang nailikha, ay kanya rin inilikha ang halaman, ang mga hayop na nabubuhay at ang tubig. At ang tubig, saan ba nagmula ang tubig yun? Diba? Kailan nakakalam. Okay, ano na yung tatalbutan? Mas natalino ka pa sa pastor. At ang tubig ay nagmula sa luha ng ating amang liwanag na nasa langit. At kanya rin inilikha ang isang mortal. Ang kauna-unahang mortal na kanyang inilikha ay si Delaya. Ngunit ang inyong paniniwala ay si Adam at Eva. Ang unang inilikha, yan ay malis. Nang mawala na si Delaya, 10 taon ang lumipas at lumikha ulit ang ating ama sa kalangitan at yaon na ay si Eva at Adam. Ang inyong paniniwala ay si Adam ang unang inilikha. Diba? Yan ang sinasabi ng mga kita. Pero tingnan mo. Mali! O, diba? Si Eva ang siyang unang inilikha kaysa kay Adam ng ating amang nasa langit na mortal. At nasilaya ng ating ama sa langit na si Eva ay walang makausap at walang makitang kakawig. Kaya doon na rin niya inilikha si Adam. Ang sabi ng ating amang liwanag sa kalangitan kay Eva ay kainin ang lahat ng bunga ng mga puno na kanyang inilikha. Huwag lamang ang isang puno na naroon sa gitna ng gubat na iyon. Ngunit, hindi niya akalain na ang unang kanyang unang inilikha na si Eva ang siyang mangunguna na mangungunang gagawa at lalabag sa utos ng ating amang nasa langit. Ngunit unang lumapit si Eva sa punang yaon at ang utos ng ating amang liwanag sa kalangitan ay kanyang sinugal. Siya'y unang tinukso. Siya'y unang tinukso ng ahas. Ang sabi ng ahas sa kanya, kung ang bunga ng punong ito ay iyong kainin, ika'y magiging makapangyarihan sa lahat at mas mataas pa sa iyong ama na lumikha sa iyo. Kapalagay mo, yung ahas ba yung salita nito o yung isip niya? Di ba yun yung sinabi, isip ang kultura? Di ba? Ang ahas na yaon ay maliit ngunit mahaba at si Eva ay nais magmataas. Nais magkaroon ng kapangyarihan at kanyang pisas ang bunga. At ito'y kanyang kinain at nakagatan ng kaunti. Ang kalangitan ay dumilimas umidlat ng napakalakas at narinig ni Eva ang isang napakalakas na tinig. At ang sabi, hindi ko akalain aking anak na ang utos ko'y iyong tutuwayin. Ikaw na aking anak, ikaw na aking unang inilikha na mortal kaysa kay Adam, ay ikaw pa ang siyang mangunguna na tutuway sa aking utos. At nang natapos na pakinggan ni Eva ang napakalakas na tinig na yaon, ay si Eva ay natapos. Lumuha at humingi ng tawad. Ngunit para saan pa? Ito'y nagawa na. Hindi ba sa iyong paniniwala ay nang si Eva ay kumagat, ay pati na rin si Adam ay siyang kumagat? Si Adam ay hindi kumagat, hindi kumain na kahit kaunti. Siya'y nadamay lamang sapagkat tinukso ni Eva si Adam
na siya ay sumama sa kanya. Nang sabi ni Eva kay Adan, ikaw ay sumama sa akin, sumama. Ngunit si Adan ay natukso at siya ay sumama at sumama rin kay Eva. Sapagkat si Eva noon ay pinalalaya at pinaalis ng mga anghel sa lupa na iyon. Ngunit hindi kayang umalis ni Eva na mag-isa, kaya kanyang tinukso si Adan. Si Adan na sumama kay Eva. At si Adan ay sumama kay Eva, kaya silang dalawa ang naparusahan. At nang mawala na si Eva at Adan, makalipas ang 30 taong bilang, ang ating amang nasa langit ay lumikhang nila. At lumikha ulit ng mas maraming mortal. At ang bilang ng kanyang nilikhang mortal ay sa bilang ng 120,000. Ibig sabihin, hindi tayo anak ni Eva at Adan. O, yun po, dahil sila ay nasa Italy. Diba? Ngayon, nasa ba si Eva at Adan? Meron din nito, kapatid. Parang kami na din nila. At ito'y dumami ng dumami. At dumami ang mga mortal. May mga mortal na mabubuti ang kalooban, ngunit isang mortal. Isang mortal lamang dumating si Satanas. Ang malintag si Panat gumawa ng hindi mabuti. So, ibig sabihin, si Satanas, ang katawagan natin ng malintag. Satanas. Diba? Yung malintag si Pan mo, malintag ka ng malintag si Pan mo, pumatay ka, Satanas, kapat ka. Diba? Malayong malayo, diba? Kasi ang Satanas sa atin eh, anak kamay daw lang. Diyos. Totoo. Anak kamay. Diyos naman yun. Hindi naman Diyos sa langit yun. Diyos din si Satanas. Panginoon din si Satanas. Diba? Malintay si Pan. Dumating si Satanas ang malintay si Pan. Ayan o. Dumating si Satanas ang malintay si Pan. Ano ba si at gumawa ng hindi mabuti at inutusan ng isang mortal na yaon at tinukso rin gaya ng ginawa ng kaya at tinukso rin ang ibang kasamahan kaya hanggang sa lahat ay pinaghalian na ng malitim. May itim ang mga mortal na mga pumapatay, mga malibigin sa talapi at sa mga bagay na ginagawa na hindi mabuti. Ang lahat ng tao'y naging makasalanan at ang may mabubuting gawa ng mga mortal ay kanilang pinapatay. At ang mga katawan ng bangkay, ang lahat ng tao'y may mabubuting kalooban, ang lahat ng mabuti ay ito'y inipulog lamang sa malaking butas at inipon ang lahat ng bangkay doon. Kaya ang puso at kaisipan ng mortal na yun ay minukuban ng malkin na lumbay. Lubhang na lumbay ang ating amang nasa langit. Kaya siya'y gumawa ng paraan nila at inutusan ang ating amang nasa langit, ang mahal na Arkanghel Gabriel at mahal na Arkanghel Samuel. Mayroong isang dalaga, Berena si Maria, ang siyang nilapitan ng Arkanghel. Arkanghel Gabriel at Arkanghel Samuel ang siyang lumapit na mga anghel kay Berena. Ang dami o. Kaya niya mangyayari sa kalangitan. Sabado, maganda yun. Kaya niya mahal na